nga ba ang ibig sabihin ng bahay kalakal? Mama! Lisa! Bahay kalakal, ang lumikha ng mga di kalidad na produkto dito, maitatakda ang halaga ng produkto at bibili. Mababati din dito ang iba pang mga desisyon na kailangan sa gawa ng buhay kalakal sa hinaharap. Supply, tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kaya pagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Pare mo ba kung bigyan ng halimbawa ng supply Dubai? Halimbawa, ang atong pandemic, kailangan maginamagmas. So, daghan mo palit, daghan po mamaligya. So, isa sa supply. Yay! Meron tayong dalawang batas ng supply. Una, price high. Pangalawa, price low. Pare mo bang basahin ang unang batas ng supply kay Santa? Mataas ang presyo kung marami ang supply ng produkto. For example, kung taas yung presyo, dagan yung supply. Dalawang batas ng supply. Mababang presyo kung maliit ang supply ng produkto. For example, mabuhay yung kandidat kung gamay rin mo ang barigya. Mga salit na nakaka-epekto sa pagbabago ng supply. Una, pagbabago sa teknolohiya. Pangalawa, pagbabago ng halaga ng mga salit ng production. Bobby, maaari mo ba kung bigyan ng halimbawa ng pagbabago ng teknolohiya? For example, sa online selling, nalira ka makabaligya bisang layo yung maya. Tungod sa cellphone o sa internet. Liza, maaari mo bang ibig sabihin ng pagbabago ng halaga ng mga salik ng production? Ang paggawa ng produkto ay nangangailangan ng iba't ibang salik gaya ng lupa, paggawa at kapital. Sa bawat pagtaas ng presyo ng mga salik, nangangahulugan ito ng pagtaas sa kabuuan sa stock ng produkto. Halimbawa, kung gaplano mo na pagbaligya, mangita jud mo o yuta na inyo ang tanganan sa inyong kabaligyan. Katlo, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Pakibasa, Marlo. Pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Ano ang nauusong produkto ay nahihikayat ang mga producer na mag-produce at magtinda nito. Halimbawa, dahil nauuso ang pagtitinda ng alcohol, face mask at face shield, mas marami ang nahihikayat na magtinda ng kaparehong produkto. For example, kung kailangan kong mas kanikamot yung dosa, makahayot na o mapaligyan na lang. Ika-apat, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Pakibasa, Flores. Ang mga pagbabago sa presyo ay isang produkto ay naka-apekto sa quantity, line, and ng mga produkto kaugnay nito. Halimbawa, ang magsasaka ay nagtatanim ng palay at mais. Sa panahon na mas mataas ang presyo ng mais, magganiyak siyang gamitin ang kabuuang lupa bilang taniman ng mais. Ito ay magdudulot ng pagbaba sa supply ng bigas at pagtaas ng supply ng mais. Prepad, ekspektasyon ng presyo. May ilang negosyante na kapag inaasahang magkaroon ng pagtaas sa presyo luktong kanilang kinakalakal ay gumagawa ng mga illegal na gawain tulad ng hoarding, ang pagkatago ng kalakal na ilalabas lamang sa pamilihan. Kapag mataas na ang presyo nito, magdudulot naman ito ng pasamantalang kulangan sa pamilihan. Pagpapahalaga, ang pagpasok ng negosyo ay malaking pakikipag sa palaran upang maging matagumpay. Kailangan pautunan ng masusing pag-aaral ang pagmamalakad dito. Malaki ang maitutulong ng paghingi ng payo sa mga inspekto upang maging matatag ang negosyo. Ulitin namin ang limang salit ng nakaka-epekto ng supply. Number 1, pagbabago sa teknolohiya. Number 2, pagbabago ng halaga ng mga salit na produksyon. Number 3, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Number 4, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Number 5, ekspektasyon ng presyo. At dito na po nagtatapos ang aming gawain. Bye!